Uy, kasi sandali, tahan-tahan, huwag ka na. Bilis-bilis mo maglakad. Mamaya may mangyari masama sa baka madulas ka dahan-dahan. Yan, yawan. Two, three. Ano ba? Pito. Uy, ang hirap-hirap gawin niyan. Ano ka ba? Oh. Upo, ha? Upo. Oh, uupo tayo. Ito, sandali. Baka may matalas. Ano ka ba? Upo, dahan-dahan. Hop, hop, hop. Hop. Yan. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala magkaka-baby na ulita. Oo nga, ako rin. Pero nag-abala pa tayo para matulungan magbuntis yung si Sol. Saan ko ni Luis? Tapos ikaw pala mabubuntis. Naku, hindi lang po yun, sir. Si Stephanie, nabuntis. Nakunan nga lang. Mm-hmm, at kinawala kay Stephanie, kay Mom naman napunta, di ba? Ayusin mo yung sinasabi mo, ha? Nung nawala kay Stephanie, kay Mom napunta. Pinagbubuntis ito, tuta. Ganon? Naku, sir. Atwe, hindi naman po ganun. Sorry po. Ang ibig ko sabihin, kay Ma'am natuloy yung pagbubuntis. Oh, ano? Dilinawin mo. Pagka ganyan, mahirap yung sinasabi mo na... Sorry po. Bakit? Ang tamis! Ha? Matamis? Tamis? Ito sa akin. Ito, inumin mo. Baka... matamis din, matamis. Hindi, matabang naman. Matabang? Pagbihira naman. Ayusin nyo naman yung ginagawa ninyo. Nakita nyo nangyari sa asawa ko. Naglilihi to eh. Mamaya kung ano mangyari, ako gagawa, ha? Huwag ka matalanta. Gagawa akong juice. Hindi matamis, hindi matabang. Ayusin nyo. Ha? Pambihira ko. Ma'am, sorry po ah. Huwag po kayo mag-alala. Ayusin po namin lahat dito para maayos po yung paglilihi nyo para hindi po kayo makunan. Ano ka ba naman, Maria? Huwag kang magsalita ng salitang makunan. Ayos lang yun. Umpo nga kayo. Ay, look, ma'am, danda. Sige, sige, sige. Eh, kasi talagang maselan ako maglihi. Totoo nga niyan, mas inaalala ko yung hirap ng paglilihi ko kaysa yung hirap ng panganganak. Alam niyo, ma'am, may naisip akong paraan para hindi po kayo mahirapang maglihi. Ano yun? Ay, hakbangan niyo po si sir para siyang maglihi. Ano? Totoo ba yun? Oo, ma'am. Ang sabi nga nila, pag nahakbangan ka ng taong naglilihi, eh malilipat sa'yo ang paglilihi. Subukan niyo, ma'am, para hindi na kayo mahirapan. Ano? Salamat ha. Pumayag kang hakbangan kita. Wala yun. Ano man, basta para sa'yo, para sa baby, gagawin ka. Kakaano nga. Ilang ulit mo ka mong sinubukan? Ano man, dapat sinabi mo na lang sa akin. Eh, syempre nahihiya ako sa'yo eh. Baka hindi ka pumayag. Nahihiya ka pa, baby yan. Ano ka ba? Baby, ha? Oo, mong bayarapan ang nanay mo, ha? Pagka ikaw naglilikod dyan, dapat mo kundi-kundi lang. Hindi mo baby ka, ha? Ang galing-galing mo, ha? Magbukong kain ka marami. Taka, taka. Uy, hindi na si baby ang kausap mo, eh. Bilbil ko yan. Kala ko, parang tiyan din kasi. Yaba. Hindi. Dito po, dito po. Ayan. Sita ka. Dito po kayo na. Patrick! Ba't nagsama ka ng mababarang? Mababarang? Hindi mang mababarang yan. Ano ka ba? Di mo na ba siya nakikilala? Si Aling Barang yan. Yung nagpaanak kay Elsa dati. Ay, Aling Barang? Ay, kayo pala. Hindi ko kayo nakilala eh. Ikaw talaga, Pipito. Tuwing makikita mo ko, eh, akala mo eh. Nakakakita ka ng aswang, ano? Napasyal ako. Dahil nabalitaan kong buntis daw itong si Elsa.
Elsa, totoo yata talaga. Buntis, inaaswang. Ha? Ano ka mo? Ang sabi ko, totoo yatang walang mintis ang... Maupo kayo, maupo kayo. Salamat. Maupo ka. Maupo. Merienda ho. Merienda. Aling Barang, ano nga yung sinasabi nyo? Napasyal ako dahil... Mula nung pinaanak ko yan si Elsa, matagal ko na kayong hindi nakita. Gusto ko sana uli, ako ang magpaanak sa kanya. Aling Barang, wag ho kayo magagalit. Ano, naka-schedule po kasi kami dun sa OB-gyne ko po. Yun pong mag-check up, tapos siya na rin po magpapaanak sa akin. Mas maayos daw po yun kaysa sa yung hilot. Huwag ho kayong magagalit, pasensya na ako. Bakit? Napahama ka ba? O yung anak mo? Nung inilabas mo yung bata, ha? Hindi ho. Napapasalamat nga ho kami. Kaya lang ho, marami na ho kasing mga bagong kagamitan ngayon sa panganganak. Yun po yung gagamitin namin ni Titoy. Hindi ho dahil sa inyo, pero ang ano kasi, ang bilin ho sa amin, mas ligtas daw at saka mas sigurado yung mga modernong kagamitan. Pagka nga kayo nagbuntis, pag kayo nanganak, dapat yun din gamitin nyo. Pitch, ha? Sa tingin mo ba mabubuntis pa yan? Kumaga sa puno, marupok na yan. Ni Anay, hindi papatulan yan. Ama? Ha? Ano ka, ma? Ang sabi ko po, sabi niya, yung anay daw, hindi kayo papatulan. Wala ko sinabi niya. Sinabi niya. Anay. Dinig na dinig ko, katabi. Hindi. Anay, hindi papatulan. Wala ko sinabi. Yung mga manghihilot, may karanasan na mag-alaga sa kanila, sa hindi lang sa pangailangan nila sa pagbubuntis, kundi sa iba pang mga pangailangan para sa kalusugan. Nakagisnan nila at saka makilala nila itong mga taong ito, parte ng komunidad, saka napaka-accessible, yung madaling tawagin kahit na sa kalaliman ng gabi, kung anong oras nila kailangan. Medyo malaki ang kaibahan kasi ang obstetrician talagang dumadaan sa matinding pagsasanay. Merong medical education, may residency training. Ang OBGYN talagang isang specialty. Karamihan ng mga obstetrician talagang sa ospital nagpapaanak. Ang manghihilot sa bahay na nagpapaanak, di ba? Andun yung kasiguruhan na lahat ng mga issues o problema sa pregnancy ay matutugunan. Nasisiguro yung health ng pasyente at saka kung merong mga komplikasyon yung pagbubuntis, natutugunan. Tapos nakakapag-prepare ng husay para sa panganak. Pinakikinggan ng OB yung mga preferences o yung mga gusto ng pasyente kung paano. Usap tayo, ha? Sige po. Bakit po? Tungkol dito sa pagbubuntis ko. Kahit magkakaroon ka na ng kapatid, huwag mong iisipin na mababawasan na yung pagmamahal namin ng tatay mo sa'yo. Huwag mong iisipin na may kahati ka na sa pagmamahal namin sa'yo. Ikaw pa rin si Tito, ang panganay namin ni Pitoy. Hindi ko maintindihan, Nay. Ang alam, pagbubuntis ko? Hindi po. Hindi ko po maintindihan kung ba't nagdrama kayo. Excited na excited po ako sa bagong baby natin. Dahil magkakaroon ako ng kapatid.
May bago pa akong kalaro. Talaga? Hindi ka nalulungkot? Ba't naman po ako malulungkot? Ang saya nga eh. Kuno. Ikaw talaga? Akala ko. Ano to? Ba't mong pinatong sa tiyan ko? Baka sakaling gumalaw ang baby natin at makipaglaro sa akin. Ginawa mo namang lamesita tong tiyan ko eh. Ay, sorry. Ayos lang. Ano ba yung nilalaro mo? Ano po? Yung need for speed. Oo, maaabutan ka, oh. Bakit naman pati katawan mo nandito? Yan. Nasa si Fitz. Sa loob. Ba nagmamadali ka? Hindi, kasi may importante ako sasabihin eh. Kailangan masabi ko na to. Importante. Ano yun? Bangga ba yan? Pingin nga. Ayoko nga, akin lang to eh. Teka, akala ko ba importante yung sasabihin mo? Berg, naniniwala ka ba na buntis ay inaaswang? Oo. Madaming ganyang kwento sa probinsya namin. Sabi ng matatanda, dumatading daw ang aswang pag may nabubuntis. Ano ba? Ano itsura niya? Minsan matanda, minsan bata, o kaya matandang buwa bata. O kaya nagiging baboy ramo. O kaya asong itim. Meron matanda, nagiging bata. Oo. Ano ba? Teka, mabuti pa sasabihin ko na ito kay Pits. Teka. Uy, Patrick! Si iba talaga niya ito. Yan. Uy. Ayan. Ay! Ang ganda, oh. Ganda! Ito. Diba? Pits, kuya? Pits. Nakatingin mo, Patrick. Bigay ni Marikar. Naku, tamang-tama to. No, tigi-isa tayo. Tapos dapat sabay-sabay nating isa to, lalo na pagdating ni baby. Joy, nakikinig ka ba? Oo. Anong sabi ko? Yung sa... Dapat sabay-sabay nating isuot to, lalo na pagdating ni Dave. Ano ba yung sinasabi mo? Importante to sasabihin. Ano nga yung importante na yan? Pits, sa palagay ko, yung bagong lipat ng kapitbahay natin, aswang. Ano? Oo! Aswang yung Pits! Ano ka ba? Anong aswang? Ikaw... Ate, yung sinasabi mo kung ano ang binagsasabi mo dyan, ha? Ano ka ba? Nakita ng dalawang mata ko. Ano? Yung matanda pumasok ng sa loob ng bahay. Oo. Paglabas, bata na, Pits. Tsaka maganda. Baka naman ano lang yung apo o kaya anak ng matanda. Anong apo? Ano nang suot? Ano ka ba? Ewan ko, pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Ano? Pits, sinasabihan na kita. Tandaan mo. Buntis na si misis mo. Nasabi ko sa'yo, baka may mangyari dyan. Oo, sige, salamat sa pag-aalala. Pero wala, hindi ito yung mga aswang-aswang. Huwag ka mag-aalala, wala mangyari sa amin. Ano ba? Nagkailangan pa ba? Meron pa, Pits, eh. Ano? Mukhang hindi nyo na mauubos, ah. Baka akin na lang yan. Ito? Oo. Tira ko to, eh. Ay, okay lang, Elsa. Hindi naman ako masyadong madidiriin, eh. Hindi. Buntis to, eh. Baka pag kinain mo, antukin ka. Ay, di bali, okay lang na makatulog ako na busog. Kesa hindi ako makatulog na dahil sa gutom. Okay lang. Kayo naman, hindi nyo pa ako inaaya eh. Tinitinidor pa ba to? Wah!
na lang nawala. Akala ko totoo. Pitoy? 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 Sigaw nga na sigaw dyan. Ano yung sigaw-sigaw mo dyan? Eh, kasi akala ko kung sino ka na eh. Sino? Ano ginagawa mo sa dilim? Kumakain ng balot. Eh, naisip ko bigla. Gusto kong kumain ng balot. Ano ka? Gilihi? Gilihi ka dyan. Dati ko lang ginagawa ito. Ilang beses mo na ako nahuling kumakain ng balot sa dilim. Kumain ka na. Sama ka? Bato. Manggang hilaw. Bugoong. Yan! Yan ang naglilihi! Hindi, ano lang, ano, sa... Ano yan? Oh, sige na nga, lilihi na nga. Matulog ka na. Magpapacheck up tayo bukas. Oo, sige. Busing ko lang to. Lahat yan? Hindi, sasamahan ko noon. Sarap na. Sabay. Sabay mo. Nga, para medyo bumaba. Kailangan mo hila. Ako na. Akin na. Ay, naku. Malaba. Nalagot ang tali. Eh, hindi kasi marupok tong tali mo eh. Hindi po. Pilit na pilit ang tali dahil malakas ang hangin sa taas. Eh, ganun dapat ba? Dapat siguro nilagahan muna natin ng konti. Nga, naku, pasensya ka na. Hindi kasi wala akong alam sa pagpapalipad eh. Saan kayo lang kayo? Eh, baka sakali lang naman eh. Eh, teka, nasaan ba yung saranggola mo? Hindi ko na po nakita. Nasilaw ako eh. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Eh, gagawa kita ng saranggola, ha? Sige po. Kumuha ka na lang ng lungan dyaryo. Ting-ting. Tapos, sama mo ng kanin. Para saan po yung kanin? Pandikit! Tapos, medyo damihan mo na rin, ha? Lagyan mo na ng ulam kasi hindi pa ako nagme-merienda. Sige na. Kumuha ka na din. Sige po. Ma'am, hello po. Dandan, ma'am. Salamat. Salamat. Kumusta po yung check-up niyo? Ay, ayos naman. Medyo nakakapagod lang. Pero binigyan na ako ng doktor ng mga vitamina, inumin. Talaga po? Ayan, nakasundin niyo lahat, ma'am. Sir, huwag kayo po ba yung para kayo, ma'am? Ako na mamagal. Hindi. Akin to. Ayos lang, Maria. Ayaan mo na siya. Puro mangga lang naman yan. Mas ayaw pa umamin na siya naglilihi. Hindi naman ako lilihi.
Oh, sige na! Ano, sir? Yeah, tatago ko na doon. Baka may makakita ko eh. Ma, mahirap ba lang kapatid? Hindi naman. Marami lang talagang sakit, tinatanong. Sakit? Ulo na ba si baby? Nangasim lang talagang sigmura ko eh. Kaya yun mo sa room. Sino? Teka. Hindi kaya naglilihi ka rin? Hindi naman siguro, sir. Ano yun? Masama ng amin ng niluluto mong bawang, baby? Wala akong niluluto, no? Ha, ikaw pala yun. Hoy, dadadad! Naglilihi. Oh, sige. Sa'yo na yan. Sabi ni Baby, kanina, pinakagawa niyo ni Robert yung mangga. Ngayon naman, suhuan na may nilalantakan mo. Ayoko ng mangga. Eh. Ni-share ni Robert, hindi ko tayo. Ano doon? Suha. Pits, paano palang gagawin natin doon sa kapitbahay niyong aswang? Lagi ko napapaginipan, Pits. Kung bigla lang, yung kanilang sinabi na hindi totoo yun, guni-guni mo lang yun. Ano guni-guni, Pits? Nakita ko nga, ano ka ba? Kapitbahay mo yun? Oh, nakita ko bang napumunta dito, nakipag-usap sa atin, ni Honey Ho, wala. Ano ka ba? Dahil aswang nga, Pits. Hindi lang ako magtaka, baka isang araw eh. Makita ko na lang, kumakain ng laman loob yun. Huwag mo sabihin, hindi kita winarningan. Hi. Si Annie. Ako yung bago yung kapitbahay. Dinala ko kayo ng ulam. Ano yan? Dinuguan at bopis na laman loob. Yung kapitbahay natin, parang ano eh. Parang aswa nga eh. Ha? Oo. Ano? Kasi lahat ng sinasabi ni Pati nagkatotoo eh. Ito kasi kung ano, tapos ngayon nagdala ng kuha nung pagkain, diniguan, tsaka bopis. Laman, aswa. Pumigil nga kayong dalawa. Paano bang naging basehan ng pagiging aswang yung bopis, diniguan, o yung mga, ayun mo? Eh, kasi doon sa may Dilay! Chito, pambira kayo. Over naman kayo. Naka-over to. Ikaw rin simulan yan eh. Alam mo siyang tumatapang. Aswang! Aswang! Uy! Sawa ko yan! Sabi nila bawal daw ako kumain ng nalaglag na mangga. Ewan ko, malalaglag daw yung baby. Bawal umupo sa pintuan ng bahay mo para hindi orong solong yung bata pag ikaw nanganak. Huwag kang kakain ng mga... yung itlog ng manok na nasa loob pa, yung hindi nakalabas, kasi mahirap na lumabas yung bata. Pag buntis yung tao, ay yung babae, hindi daw pwede picturean. Kasi parang masama daw yun eh. Huwag upo ng baluktot ang paa. Kasi daw pagkakabuloktot ang paa, mahirap daw mga anak. Eh, bawal kumain ng mga inihaw na talong. Kakaroon daw ng maraming taon. Ibig sabihin na yun, parang pasa-pasa. Bawal magtahi.
kasi mapupulupot yung pusod. Yung tinitignan ka nila kasi gusto nila yung tiyan mo, ganun. Kasi daw, mabango daw ang bata sa tiyan. Meron silang tali sa tiyan, tapos may bawang para hindi, ano, para hindi makita ang bata sa loob ng tiyan. Huwag kang lalabas ng nakapusod ang ulo, walang takip sa ulo. Yan, kasi daw, malapit ang aswang sa iyo nun. Kunyari, ibon lang. Kikita mo, tapos sabi aswang na raw yun. Kasi maririnig mo yan, tumutunog na. Ito na ang gabing ating hinihintay. Ngayon na tayo sasalakay! Maghahasik tayo ng lagim! Dudukutin natin ang kanilang mga puso! At atay! At kakainin natin! Dudukutin! Tama na muna yan. Magmerienda muna kayo. Kat! Ma, sabi ko naman po sa inyo, huwag po kayo basta-basta pumapasok pag nagsushooting kami. Eh, hindi na namin ito matatapos ng pelikula na to. I'm sorry. Eh, kasi akala ko rehearsal lang eh. Ah, at saka isa pa, sabi ko naman po sa inyo, huwag niyo susuotin yung mga costumes namin. Oh, tingnan niyo, magkapareho tayo. Parang ginagaya niyo pa yung suot ko. Eh, susuotin ko po yan mamaya. Kasi gusto kong damit na itim eh. Komportable. At saka, nakakapagpa-kaya. Si mama talaga. Kailangan nga pala natin ng hagdan para sa isang eksena natin doon sa bubong. Meron ba kayo? Naku, teka. Wala eh. Alam ko na. Manghiram na lang tayo dun sa kapitbahay natin. Eh, total naman, parang mababait naman yung nakatira dun eh. Okay. Ano? Sige, liga. Habang break tayo. O, sige, tara. Kaya, kaya. Pusok ka na. Okay. Bagay na bagay nga sa'yo yan eh. Ayusin mo kasi para hindi mo kang marumi. Ikaw naman. Hindi naman eh. Tingnan ko nga. Alam mo. Ayan na, tingin. Bakit ba nagkaganyan yan? Ito. Wala nito. Matuko ka talaga. Kleto. Tinaw mo. Nanay, kuya. Lahat nandito na para sa baby. Yung kaibigan? Kaibigan? Wala namang binigay na kaibigan si Marikar. Walang ganun na kaibigan. Yung kaibigan mo? Si Patrick, hindi ba nandito kanina? Ayun, di. Nagpunta sa palengke. Bumili ng bawang. Laki ng takot sa kapitbahay. Puro daw mga... Itsuran nyo! Kasi gumagawa kami ng indie film. Yung pelikula ang role namin, mga aswang. Ano, pasensya na. Natakot ba namin kayo? Oo nga po. Pasensya na. Mababait naman po kami. Talaga, ha? Ang totoo niyan, manghihiram sana kami ng hagdan. Kasi may isang eksena doon kailangan ng hagdan eh. Pero ibabalik naman namin, promise. Pambihira, natakot kami sa inyo. Asawa ko, buntis pa naman, oh. Sige, may hagdan ako doon sa likod. Kukunin ko na lang, ha? Elsa! Lumabas na kayo dyan! Hindi naman pala aswang tumangat to, eh! Sir, meron pong tag yung damit nyo. Ha? Ay! Ibay! Elsa. Elsa. Hey. Ano na? Bumayo kasi kayo ng konti. Matras kayo ng konti. Pambihiran. Sige na. At si Ana. Ana, kapitbahay yan. Kasama niyo sila. Eh, hindi sila mga aswang? Ah, hindi. Akala ko nga rin. Gumagawa lang pala ng pelikula. Ay, mga pelikula ng mga aswang sila. Tsaka ano raw,
kulang daw sila ng artista. Eh, tinatanong kung pwede raw akong lumabas dun sa pelikula ng artista. Wow. Okay lang ba yun? Ayos lang. Pero hindi sila mga aswang. Ay, hindi. Ano yung mga makeup lang? Ma'am, pwedeng mahipo yung tiyan mo. Malalaman ko kung lalaki o babae yan. Huwag ka matakot. Hindi, wag na lang. Para sigurado. Pits! 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 Soli mo lang hagdanan pag gano'n. Huh? Ha? Oo. Ah, sige, tengo na lang. Sige. Sige, bye. Buti nandito ka, Pits. Ang sama ng panaginip ko. Ano yun? Tumigil ka na, arte mo. Pits! Ano to?